賛美とレンズ、賛美お疲れ様でした。素晴らしい賛美でした。レンズ、賛美、thank you for the support for the praise. まあ、一番偉かったのはですね、金曜日来て、雨、すごい大雨の中、レンズはうちに来て、ずっと一生懸命2人でね、賛美の練習をしてた。これがやっぱりね、素晴らしかったですね。So, alam ba ninyo, si Renz, Friday, pumunta rito, kalakasan ng ulan, pumunta sa rito para na mag-practice for today's service. まあ、練習のちょっとチューンを聞いて、僕はちょっと心配になってたんですけども。Kaso lang, mapakinggan ko, ikalang kong to, para nag-aalala ko, pero okay naman. だけどね、すごい良い、良い心で、really? 神様に奉仕してくれて感謝です。Pinaka-importante doon para salamat tayo sa Diyos dahil pure ang kanilang heart para yung worship na yun ay i-handle sa ating panahon. 僕も25年ぶりにドラムを今日初めてやった。So for Pastor Jim, for 25 years, ngayon ulit siya nakapagpalo ng drums. ということは皆さん誰でも何でもできるということです。 So, ibig sabihin, sa inyo rin, kahit sino sa inyo, pwede niyong gawin ang ginagawa na. 今年の教会の目標は何ですか？ So, ano ba yung ating goal for this year? ね。Step out to spiritual maturity. 霊的成熟に踏み出す。To step out spiritual maturity. まあ別にスピリチュアルでなくても何でもステップアウトしてみてください。So, kahit na hindi ito spiritual, importante is makapag-step out tayo. ね、特にね、来年になると、サミーは日本に戻るのでドラムが不足しています。So especially si Sami, by next year, pupunta na siya ng Japan, so kailangan rin niya mag-practice. 誰でももし挑戦したかったらね。花ちゃんでも、さゆりちゃんでも、so, kahit sino sa inyo, yeah. si Hana, si Sayuri, or any other members, rest up, Carlo, みんな、ロエナさんでも OK です。じゃあ、ウェイデン、ウェイデン、なんでも、もう、いや、別にドラムでなくても、なんでもいいですけどね。So, any instrument チャレンジしてみます。importante、メロカヨチャレンジで見てくれさってパネルは。今日はね、そのね、チャレンジについて話をしたいと思います。So, today, you message that I have to say is regarding some challenges. すいません、僕とタッキーのね、ちょっとコミュニケーション不足で、今日のね、メッセージタイトルは実はね、このイエスに出会った人々ではないんです。So, sorry, medyo yung communication.このタイトルはですね、これからシリーズでイエスに出会った人々というシリーズでずっと話をしていこうと思ってます。タイトルなイトイガグウィンコサナ for the series yung buong series natin yun ang magiging title ng pagbuuan. これスライドショー？あ、スライドショー。あ、そっちか。あ、じゃあいいや。今日のタイトルはですね、あ、スライド神の国のパイオニアということで、ヨハネ、バプテスマのヨハネについて話をしたいと思います。So, yung title ng message ko ngayon is Pioneer in God's Kingdom. Ito po yung story ni John the Baptist. まあ、ですね、このシリーズは、ヨハネの福音書を中心に、イエス様と出会った人たちが、ね、どのように変えられていったのか、そして私たちがイエス様と出会ったらどのように変えられるのか、そのことについてメッセージをしたい。So, yung series po na ito ay naka-focus dun sa gospel ni John, na kung saan pinag-uusapan dito yung mga tao na nagkaroon ng encounter sa ating Panginoong Yesus, anong nangyari sa kanila, anong pagbabago ang nangyari sa kanila nung magkaroon sila ng encounter sa Panginoong Yesus. Nga sa WWJD, ikita ko talaga ka? So, narinig nyo ba yung WWJD? Sino mas ka WWJD? Sino yung nakakaalam noon? What would Jesus do? Ano ba yung ibig sabihin ng J? What would Jesus do? Yun yung what would Jesus do? WWJD. その意味は、もしイエス様が今この場所にいられたら、イエス様ならどうするという意味です。So, ang tanong din is kung ating Panginoong Jesus ay narito sa lugar na ito, ano bang gagawin ng ating Panginoon sa atin? 僕はですね、いつもね、そのことをオーストラリアにいた時に教わって、ね、今イエス様がこの場所にいたら自分に何とアドバイスをしてくれるか、そして何をしてくれるか、いつもそういうふうに考えるように癖をつけてます。So, ako din parang naging habit ko na yun, na mula nung ako'y nasa Australia, parang training na sa akin na pag ang tanong is kung ang Panginoong Yesus ay narito sa harapan mo, anong gusto mong ipagawa sa Kanya para sa'yo? So parang na-train yung kanyang kaisipan sa mga katanungan gano'n. Yeah. もし自分が病気になってイエス様が来たら今何をしてくれるか。So for example, ikaw ay may sakit at nandito ang Panginoong Yesus.
ano ba ang iyong hihilingin sa kanya? もしね、夫婦喧嘩をしてて、ね、もう今イエス様が来たら自分に何とアドバイスをする？ Or for example, kayo mag-asawa ay nag-aaway, andito yung Panginoong Yesus, anong advice ang hihingin mo para sa'yo? もし仕事のことで本当にいろいろ悩んでいて、ね、問題を持っていたらイエス様なら何という、ね、答えを与えてくれる？ Or kung meron ka mang problema sa trabaho mo, ano ba ngayon ang hihingin mong advice sa ating Panginoong Yesus kung sa'yo nasa harapan mo? イエス様は、ね、ただ宗教を教えたのではなくて人生に変化とそして問題に対する答えを与えました。ating Panginoong Hesus hindi lang po nagtuturo ng religion. Ang binibigay niya sa atin is related dun sa ating buhay. Yung pagbabago at ang mga bagay-bagay na binibigay niya sa ating advice para mabigyan ng kalutasan yung ating mga suliraning kinakarap araw-araw. そこがね、一番パリサイ人たちと違うところです。So ito yung different ng mga pariseo o yung mga parisis.ね、キリスト教というのは宗教ではなくて人生を変えることです。dahil yung Christian life hindi po ito religion but ito yung tinatawag na change life o change kung paano tayo nabubuhay。 だからこれからね、今あのする話をするシリーズ、イエス様と出会った人々の話を通して私にイエス様が今出会ってくれたらどのように変えられるのか、そのことをみんなで、本当に学んでいきたい。 So sa series na ito, pag-aaralan natin yung mga bagay-bagay na kung ano ang nangyayari doon sa mga tao na nagkaroon ng encounter sa ating Panginoong Yesus, na kung sakali ang Panginoong Yesus magkaroon din tayo ng encounter, ano ba ang mangyayari sa ating buhay? So では今日第1回目、ヨハネ、あのバプテスマのヨハネについて話をします。 So today, since this is the firstmessage for today, so pag-usapan natin ngayon kung ano ba ang nangyari ng Panginoong Yesus sa atin. 今日はね、バプテスマのヨハネスがあちこちでね、水がこぼれます。Since ang usapan ngayon is John the Baptist, laging maraming natatapong tubig at mula pa kanila. 予言的な、ね、あの、so、イエス様の prophetic, バプテスマがやってきます。prophetic experience sa kung saan si Baptisma ay si John the Baptist ay papunta na. さっきあのハンナもコーヒーのバプテスマを浴びてました。セハナゼナタプーナのカフェ。じゃあお祈りして始めたいと思います。 Okay, before that, let us pray first bago tayo mag-start ng ating じゃあどうぞ心を神様に向けてください。 Okay, so itutok po natin ating puso sa Panginoon at tayo po manalangin。ハレルヤ、愛する天のお父様、ハレルヤ、皆mahal ko ng Diyos na lang。 今本当に私たち心を開きます。tunay ng Diyos ngayon, binubuksan namin ang aming puso. どうぞ聖霊様を心に注いでください。dalangin namin na naway ubos mo niyong Espiritu Santo sa aming puso. そして今から聞く御言葉が本当に神様の声として聞くことができますよ。ang nawa o Diyos, ang salita namin mapapakyat sa araw na ito, tunay nga po na ikaw umanggaling sa inyo ang salitang ito na aming maririnig。神様の声を聞くなら私たちは神様の心を知ることができます。tunay ng Diyos na pagka ikaw mismo nagsalita sa amin, ang aming puso ay tunay nga pong mababago. どうぞ私ではなくてあなたがここに立って一人一人にあなたのメッセージを伝えてください。dalangin namin ng Diyos sa oras na ito, hindi ako nakatayo, hindi kami nakatayo, kundi ikaw at ikaw mismo magsalita sa inyong mga anak na narito ngayon. そして私たちは今日聖書を学ぶのではなくて人生が変えられますよ。dalangin namin ng Diyos sa araw na ito, hindi lamang ay pag-aaralan yung salita kundi yung aming buhay ay tunay nga pong mabago. あなたの声、あなたのアドバイス、本当にあなたからの励ましを受け取ります。dalangin namin na nawa matanggap namin sa oras na ito ang inyong salita, na sa inyong salita o Diyos kami magbabago, kami maging matibay. 日々あなたと共に生きて日々あなたから聞く、そのようなものとなりますよ。nawa kami maging araw-araw ikaw ang magsalita sa amin, ikaw ay kasama namin sa araw-araw namin buhay. イエス・キリストの皆によって祈ります。nawa aming samot dalangin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 皆さん、パイオニアという言葉を聞いたらね、あのパイオニアは日本語で先駆者とかね、開拓者っていう意味ですけど、で開拓者という言葉を聞いたらどういうイメージをするでしょう？So yung pioneer, yung word na pioneer, pag narinig nyo, ano ba yung inyong naiisip? Kasi in Japanese, pag sinabi mong pioneer, yun yung kaitaksya, o ibig sabihin is thank you siya, sila ang may panimula o sila mismo ang nagsimula. Kaitaksya to kiti, doon na image yung mga? Pag sinabi mong pioneer, ano ba yung image na inyong naiisip? Sami, doon ito. So Sami, para and, sa'yo. Ano, you can sit from next door, Sami. Farmer ね、ああ、北海道はね、本当にあのそういうふうに何にもない場所で、ね、あの屯田兵という、ね、兵隊であり農民がやってきて、
開拓した場所ですけども、そうかし nabanggit ni Sammy kasi sa Hokkaido ganun din po, makikita mo yung lugar na napakalawak, karamihan doon pioneering kasi mga sundalo ang nandoon at saka yung mga farmers. Kamiyama-san, do desu ka? Kaitak siya. For Mr. Kamiyama, pag sinabing pioneer, ano yung naisip mo? Pioneer. Audio. 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 Fujitsu Tenno Computer. Fujitsu Tenno Computer. そうそうそう。ね、僕もパイオニア好きでした。そう、ごそにパストルシーニョンパイオニアブランド。私のイメージはですね、アメリカの開拓のことをよく思い出します。So, Pastor Sheen, naalala niya ngayon yung pioneering ng Amerika, yung pag-found ng Amerika. 皆さん、Pilgrim Fathers という人たちを知ってるでしょうか? So, alam niyo yung Pilgrim Fathers? ね、この人たちは1620年ね、イギリスから有名なメイフラワー号に乗って、アメリカにやってきた最初の人たちです。So, ito yung mga tao in 16th century, sumakay sila ng barko at sila yung unang nakarating sa Amerika. Baka ng kutuba de yun to, Puritan to yabari yung shikatsu. So, kung ipaparaphrase natin, sila po yung sinasabing Puritans. Karela wa Igilisu de desu ne, jiyu na shinkou o motomete, hakugai o okemashita. So, sila yung mga tao na in England, nakatanggap po sila ng persecution, kaya sila yung umalis sa kanilang lugar. Sore de, karela wa desu ne, Christian ni totte, risou-teki na shakai o tsukuro.ということで、全く何もない未開の地であるアメリカにやってきて、彼らは開拓を始めた。That's why for these Puritans, they become the pioneering. Dahil gusto nila na magkaroon ng isang Christian na community na kung saan pure lahat ay mga Kristiyano ang nakatira. 彼らはこの船のね、メイフラワー号の船の中で契約をね、結んで、それがメイフラワー契約という有名な契約を作りました。So, gumawa sila ng contract na yung barko na kanasasakyan, tinatawag nilang Mayflower, yun yung naging famous na contract. それが今のアメリカの憲法の土台、憲法の精神になってます。So, ito ngayon yung parang pinakabatas nila, naging foundation. Yun yung naging foundation ng batas sa Amerika. ね、彼らのそのスピリッツが、ね、今も生きているから、アメリカはどんなに罪を犯しても、ね、どんなにいろんなね、悪いことが起こったとしても、未だに 50% の人が毎週教会に行くんですね。So, makikita natin na dahil sa mga taong ito, yung Amerika kahit anong kasalanan o kahit ano pa mang pagbagsak ang magyayari sa kanila, yung 50% na Amerikano laging umaattend ng church. だから開拓する人たちがどのようなビジョンで開拓するか、それがずっと影響を与えます。So that's why this depends on the pioneering person. Kung ano naging motibo, ano yung goal ng pioneering person na yon, dahil yun ang magiging effect sa future ng kanilang buhay. だけどね、彼らが開拓した時は大変でした。But for them, it's very difficult for them to be a pioneering. なぜならその時はね、アフリカよりもね、文明のない場所だった、未開の地だったからですね、アメリカは。Bakit? Kasi ang Amerika, during that time, compare sa Africa, hindi pa ito na-discover, hindi pa ito na, wala pang nakaka-discover sa lugar na to. 100名ぐらいの人たちが一番最初にね、このメイフラワー号に乗って行きましたけれども。So, 100 person sumakay ng Mayflower dito na barko at dumating nga sila sa Amerika. ね、どれだけ開拓して、イギリスから持ってきた種を植えても、ほとんど収穫がありませんでした。But for them, kahit na ano pa mang mga planting o anong gagawin nila ng pagkukultibate, hindi sila nagkakaroon ng harvest. そしてたくさんの病気にかかります。Dahil sila rin mismo ay naka-encounter ng iba't ibang mga sakit. そしてたった1年でですね、半分ぐらいの人たちが死んでいきました。Then in one year time, almost 50% ng pumunta doon ay namatay. しかしですね、そういうふうに苦労していた時に、インディアンたちがやってきて、ね、そのイギリス人、ね、このピルグリムファーザーたちにですね、トウモロコシの種を与えたり、収穫の仕方、そして狩りの仕方をインディアンたちが教えてくれたんです。However, yung mga natira na galing sa England dito sa mga yung mga pioneering person sa Pilgrims, yung mga Indian ay lumapit sa kanila at binigyan sila ng corn, yung seeds, no, tinuruan sila kung paano ang pagtatanim, kung paano ang pagko-cultivate at paano ang pag-harvest. そのおかげで彼らはようやくね、収穫を迎えることができた。And because of that, they were able to do the harvest. そしてその収穫を初めて迎えた時に、彼らはですね、インディアンたちに感謝をして、ね、インディアンたちを呼んで3日間、ね、宴会パーティーを開きました。Then, for the first time that sila が nagkaroon ng harvest,
in return no, sa mga Indian na tumulong sa kanila, in-invite nila sila at nagkaroon sila ng 3 days na party. これが今のね、アメリカのね、サンクスギビングデーの始まりです。So this is the beginning of yung sinasabi ng Amerika na Thanksgiving. ね、もう苦労して苦労して、ようやく収穫が与えられて神様にね、一緒に、ね、インディアンたちと一緒に感謝を捧げた。これがね、アメリカの今のサンクスギビングデーですね。So ito yung araw na kung saan is dahil sa kanilang efforts, sa pagsisikap nila, nagtanim sila sa wakas, nagkaroon sila ng kanilang pag-aani. Kaya tinawag nila itong Thanksgiving. ね、サンクスギビングデーはハロウィンとは本当は違います。So ito'y totally na different doon sa Thanksgiving at saka yung Halloween. ね、これはね、アメリカ人にとってクリスマスと同じぐらい大きなね、大きな、まあ、祝日で彼ら神様に感謝する日だった。Kasi yung Thanksgiving para sa mga Amerika is like a Christmas na kung saan yung malaking pagkakataon o dapat nilang isipin para ito'y pasalamat sa Panginoong Diyos. Yeah, このように、ね、新しい場所で開拓を始めるというのはすごく大変なことです。So of course, alam natin na kung magsisimula o to become a pioneering, napakahirap. Yeah, 皆さんがもし、ね、宣教師として任命されて、そして全く文明のない未開の地に使わされるとしたら、一体何ができるでしょう。So for example, ikaw, inutusan ka na maging isang missionary,inapoint ka pumunta sa isang lugar na hindi pa nasi-civilize yung lugar na yon, hindi pa napupunta. Ano kaya gagawin mo? 全くね、電気もね、水道も何もないところに使わされて、ね、一体何から始めるでしょうか？ So, anong gagawin mo? Kung pinapunta ka sa lugar, walang ilaw, wala tubig, wala kahit ano, ano ngayon ang sisimulan mo? バプテスマのヨハネとはまさしくその仕事をした人です。Si John the Baptist, same din po yung job na ibinigay sa kanya para kanyang paggawin. 彼は神様からこの、ね、罪だらけの光のない世界に使わされて、彼は神の国を開拓するためにやってきた人です。Si John the Baptist ay ginawa siya o pinadala siya ng Panginoong Diyos sa libutan na kung saan walang liwanag, walang nakakaalam kung ano pa ang mga katotohanan. Siya ang nagpanimula para maging pioneer. 今日はこのバプテスマのヨハネが神様の国を、ね、開拓するためにした3つの働き、3つの任務について話したいと思います。 So today, there are three responsibility or duty na ibinigay kay John para gawin sa sanlibutan. ね、この彼がしたこと、ね、イエス様が来る前に、ね、この世を整えたその働き、これは私たちにも与えられている仕事です。So yung tatlong task na ito na ibinigay kay John the Baptist bago dumating ang Panginoong Jesus,ay ibinigay din po sa atin ngayon para gawin din po natin sa ating sanlibutan. 彼の働きを通して私たちが神の国のために何ができるか、今日はそのことを学びたいと思います。 So today, we are going to learn na sa pamamagitan ng ginawa ni John the Baptist, ano ba ang mga matutunan, mga bagay na matutunan natin? じゃあまず一番最初、一つ目はですね、 So number one task,一つ目は、ね、電気工事です。So number one is electrical work. ね、引っ越しして一番最初の日にね、何が一番必要でしょう。So pag ikaw ay lilipat sa isang lugar o magta-transfer, ang unang-unang bagay na kailangan mo, ano yun? 実はですね、PJC は今までね、6回ね、場所を変えました。So in fact, yung PJC is pang-anim na beses na po tayong lumipat ng lugar. Ne, 一番最初はベルエアのビルディングでやりましたよね。Diba, number one, doon tayo sa Laguna, Belgrade. それからね、6回も変わったんですね。Then from that place, 6 times na rin tayong nag-ikot. Ne, 一番最初に僕がやることは、So, the number one, the first thing na, gusto, na ginagawa ni Pastor Shane, ね、電球の数を数えて電球を買ってくることです。So, binibilang lagi niya yung ilaw at saka yung bumbilya yung una niyang bibili. 皆さん、このね、他の、ストリート、ツニシアストリートでやってた時を覚えてますか？ So, naalala niyo, nasa Punisa pa kami, naalala niyo yung lugar na yun? あの時はね、辻さんが、いてですね、あの人は東京電力で働いてたんですね。So, si Tsuji kasi is nagtrabaho sa Tokyo Electrical Company. そして、もう辻さんがね、いろんな電気の配線をしてくれたり、エアコンの配線をしてくれました。So, siya mismo ang nagawa, since electrical siya,nais siya yung mga electrical connection pati yung mga ilaw para magkaroon lang tayo ng ilaw. 個人的に引っ越しするときまず電気をつけないとその日
ね、あの夜も過ごすことができない。Of course, for us as an individual, pagka tayo magta-transfer sa isang lugar, ang una nating titignan, ikakabit yung ilaw dahil paggabi, pag walang ilaw, madilim. Ne, 私たちの今の生活はね、もうね、一日でも電気がないと本当にね、もう水も出ないし、トイレも使えないね。So of course, シャワーも使えない、そういう生活なんです。Actual life, sa pang-araw-araw nating pamuhay, makikita natin pag walang ilaw, talagang kulang lahi kasi hindi ka makabukas ng tubig. Hindi ka rin makagamit ng CR. Wala ka rin ilaw paggabi, madilim. Ne, 皆さん、ちょっと想像してみてください。自分がね、本当にね、開拓者としてね、本当にジャングルのような場所に使わされていったときに、ね、この電気の、電灯のね、このライトの素晴らしさをね、あのどのようにそのね、未開の人たちに伝えるでしょう。So, isipin natin na kung tayo mismo, ito, pupunta ka sa isang jungle,walang ilaw, walang kaliwaliwanag. Yung mga tao naroon, hindi pa nakita ng ilaw. Paano kung ikaw mismo ang nagbigay ng liwanag sa kanila? For the first time, para sa mga tao yun, ano kayo sa palagay nyo, nakakita sila sa unang pagkakataon ng ilaw? Lighto mo, ne, もう洗濯機も冷蔵庫も何も、ね、今まで見たことのない人たちにね、電気があったらこれほど素晴らしいんだっていうことをどうやったら伝わるでしょう。Para sa mga taong yun, hindi pa nakita ng washing machine, hindi pa nakita ng mga electrical na mga gamit, ano kaya't may pakita mo sa kanila na biglang nagkaroon ng elektrisidad sa lugar na yun? Sa palagay nyo, ano kaya ang kanilang, ano ang kanilang magiging expression? 私たちはね、あの電気があるとどれほど人生が、ね、変わるか分かってるので、ね、もうそのことをきっとね、情熱的に伝えると思います。So tayo, since alam natin kung gaano kahalaga yung ilaw, yung electricity sa atin, with skill, pwede nating maipahiwanag sa kanila yon. May papaliwanag natin sa kanila, may kagalakan. 一番いい方向はね、懐中電灯を持っていって、パッとね、暗闇に光をね。So siguro, pinakamaganda na ipakita sa kanila mo yung flashlight. Since madilim, pag pinakitahan mo sila ng flashlight, siguro sa mga taong yon, na ngayon na nakita ng liwanag, sila tunay magkakataka. もう夜でもね、もう全部見える。こんな素晴らしいことが起こるんだってことわかると思う。So, siguro, may hindi daro sa kanila mismo kaisipan, makikita nila na, oh, ganito pala mangyayari pag merong liwanag sa gitna ng kadiliman. Baptisma ng Yohane の仕事はですね、今まで本当の光を見たことのない人たちに光を見せる仕事です。So, yung number one job ni John the Baptist ay maipakita dun sa mga tao na hindi pa nakakita ng liwanag, kung ano yung tunay na liwanag. 電気の通ってないところに、ね、電気工事をする仕事、それが彼の仕事です。John the Baptist, yung pinaka-job niya is maglagay ng electrical line dun sa lugar na kung saan ay wala pa. Yohane の一章の6節から8節を一緒に読みたいと思います。So, sabay-sabay po natin basahin yung John, じゃあこの箇所一緒に読みましょう。3、はい。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証のために来た。光について証するためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。一緒に読んでくださいね、皆さん。サバイサバイポナティンバサヘナ、彼が来た目的は聖書ではっきりと書いてます。彼は光を証するために神から使わされたんだと聖書に言ってますね。 So the purpose is very clear for John the Baptist na siya ay pinadala para maging isang witness. Siya lamang ay witness para magbigay ng liwanag. 昔の人たちはね、いろんなね、こう伝説を信じてました。 So before, marami tayong mga legend na pinapaniwalaan o naririnig. その伝説の一つにですね、地下の中、この地上の下の中にね、地下の世界があって、ね、地下人、そういう人たちがいるんじゃないかっていう伝説。So based sa mga legend o mga kwentong barbero no, na sa ating sa underground ay merong mga taong nakatira na kung saan ang tawag doon is mga maliliit na tao na sila rin namumuhay kagaya natin. もしね、地下の世界に自分が入っていって、ね、一度も光を見たことのない人に光っていうのはどういうものか説明するとしたら、皆さんどうやって説明するの？ So for example, sabihin na natin totoo yun, yung mga taong yun nasa ilalim ng lupa, walang liwanag. So ikaw mismo na nabubuhay sa liwanag, paano mo ipapaliwanag sa kanila yung iyong naranasan dito sa mundo? もしくはね、生まれつきの盲人、目が見えない人に光っていうのはこういうものだってどうやって説明するでしょう？ Or for example, merong kakausap na bulag na hindi pa siya nakakita ng liwanag, paano mo ipapaliwanag sa kanya
yung liwanag. Ko yung moshiroi idea ne, taitei takki desu ne. For example, ito yung example. どうですか? Umaritsuki no mouji no hito ni hikari itte no koi mono da tte doyette tsutaeru masu? So for example, si Taki-chan, paano ba niya may papaliwanag dun sa isang bulag? Kung ano ba yung liwanag? これは難しいですよね。触らなくてもどこに何があるか分かる。So, kahit hindi niya hawakan, makikita niya kahit saan man siya tumingin. なぜ分かるんですか? Paano niya malalaman? Totoo yun. Paano niya malalaman yun? これはね、はっきり言うと分からないと思う。So, kung titignan, kung ating papal, parang mahirap pa ipaliwanag sa atin. だけど、ヨハネはそれをしに来たんですよ。But this is the purpose of John the Baptist, kung bakit siya dumating sa Sanlibutan. 誰も本当の光を、誠の光を見たことがないのに、誠の光について明かししに来たんです。So, siya ay magiging witness dun sa mga tao para maipaliwanag niya yung tunay na liwanag dun sa mga taong hindi pa nakakita ng liwanag. そしてこれがね、私たちクリスチャンの、ね、使命でもあります。And also, this is also our calling. Ito yung mission na ibinigay din sa atin. みんなね、本当の、ね、光、本当の神様の素晴らしさって誰も知らない。その人たちに素晴らしさを伝えなきゃならない。So of course, maraming mga tao, pero hindi nila kita kung paano kadakila ang ating Panginoong Diyos. Ang makakapagpaliwanag lang noon ay yung taong nakakita o nakaranas na. Hikari ng hataragi ito na doon na muna de siya. So ano bang, sabihin na natin, paano bang nangyayari o paano gumagawa sa ating buhay ang liwanag? Masa ni, hikari ga kuru to, ね、先ほど言ったように見えないものがね、見えるようになります。Dahil ang liwanag, pag ito'y dumating sa isang taong hindi nakakakita, siya ay makakakita na. そしてですね、光がないと、ね、世界はカラフルではありません。At kung titignan natin, ang mundo kung walang liwanag, hindi natin makikita ang tunay na kulay o yung makulay na mundo dahil ito'y walang liwanag. 例えば、このマイクは何色ですか? So for example, itong mic na to, anong color ito?なんでみんな黙ってるの? あのコール、white? black? black ね。これ、このシャツ何色ですか? それと、あのコール、糸。ピンクね。はい。じゃあ、このシャツは何色ですか? それと、あのコール、糸。black and white。black and white。しかしですね、皆さん、印象派っていう画家知ってますか? マネとかモネとかね。そういう人たち。ルノワール知ってますか？マネ、モネ、ルノワール。あのインプレッショニストっていう。キラメイ。絵を描いてる。インプレッショニストの話を聞いてましたし、なよ、マガリン、マグロウィ。こう、あのなインプレッショナ、なイドドロウィニャ。僕絵大好きだったんです。やし、ゴストニャ、マス、マヒリセパストシン。特に印象派のね、まあ展覧会あるとよく見に行きました。So, lagi siya umattend ng mga exhibit pag meron pong mga drawings. Koko sabote, ne? Tumuda siya 2人で yung kasama. Minama niya yung kanyang kaibigan at pupunta sila sa mga exhibition. 印象派っていうのはね、点々でこうやってね、絵描く人たち。Kasi yung impressionist na yun is naglalagay sila ng mga point dun sa canvas. そして彼らの考え方はですね、ね、光によって色が生まれるっていう考え。Then, yung impressionist sa kanilang kaisipan, sa mapagitan ng liwanag,yung kanilang mga point na nilalagay sa canvas ay magbabago yun. だから光によってね、これがピンクになったり薄いピンクになったり赤になったりするっていうのが彼らの考えな。So sa kanilang kaisipan, kahit na ito'y sabihin natin pink, pag tinamaan ito ng liwanag, nag-iiba ang kulay, pwedeng maging puti, pwedeng mag-ibang kulay yun. あのオーストラリアの真ん中にですね、なんだったっけあの岩、有名な岩、エアーズロック。エアーズロックって聞いたことあります？オーストラリアの砂漠の真ん中にあるエアーズロックっていう岩。エアーズロック。さ、ギッナーかしなオーストラリア、メロマラインパトドン、ネタワーニルドンスエアーダ。山みたいに見えるんですけど、たった一個の石なんですね。モティティクダナーで、イッツジャスアマウンテイン、バッイトイパトランナナカレギサギッナー。それはね、光によってね、ね、茶色になったり、紫色になったり、赤になったりね、一日中色変わってくる。Then yung batong yun, depende sa init ng araw. Dahil ang kulay na nagbabago, minsan nagiging violet, minsan nagiging brown. Iba't iba, depende sa init ng araw na tumatama sa batong yun. Hikari ga, ne, iro wo tsukutte desu ne.
So, ibig sabihin yung light, siya ang nagpo-produce ng color. Ne, そして光っていうのはね、暖かさを与えます。Then for the light, of course it gives also ng init, nagbibigay ito ng init sa atin. 光が当たるだけで暖かくなります。Dahil pag nagbigay lagi ng pag ang liwanag ay tumama sa atin, ito'y nagbibigay ng init sa atin. So,光っていうのはあらゆる生物に命を与えてます。Then for the light, it gives also life sa iba't ibang mga buhay, yung may buhay dito sa buhay. Ne, もちろん植物は光をねもらってね酸素を出したりね成長したりしますよね。So of course, yung mga plants na tamaan ng liwanag, nagbibigay ng oxygen para sa atin. Ne, 動物も光がなかったら病気になります。So ganun din yung mga animals, pag walang liwanag, walang heat, lahat din sila magkakaroon ng karamdaman. そして光っていうのはね闇を追い出します。Then yung light is nagtatanggal ng kadiliman. そして光の中にいるとき、決して闇っていうのは入ってこれません。Then if we are in the light, hindi po papasok ang kadiliman. これがヨハネが世界に明かしした光です。So ito yung light na wini-witness ni John the Baptist sa libutan. 光は命を与え、光は温かさを与え、人生にカラフルさを与え、そして人生に輝きを与え、そして、ね、光の中にいるなら決して闇は入ってこない。これが彼のメッセージです。Ito yung message ni John the Baptist na kung saan ang liwanag ay nagbibigay sa atin ng buhay. Ang liwanag ay nagbibigay din mismo sa atin ng buhay at init sa ating katauhan. Ano pat kung ang liwanag ay nasa ating puso, nasa ating buhay, hindi po tayo magkakaroon ng kadiliman, kundi lagi tayong merong liwanag at buhay. これはどんな人たちにとってもGood news. So kahit sa kanino pa mang tao natin ibahagi ito, ito'y laging good news.だから福音というのはグッドニュースなんです。That's why the meaning po ng gospel is good news. ヨハネが、ね、光について証しするために来たように、私たちクリスチャンもこのグッドニュースを、ね、あらゆる人たちに伝えることができる。So tayo din po sa Christian kung paano si John the Baptist dumating sa libutan para maging witness ng liwanag. Tayo din po bilang Kristiyano, dapat tayo ay maging witness din ng kaliwanagan. 神の国のための、ね、神の国のための開拓者の働き、パイオニアの働きの一番目は、光について、このグッドニュースについて明かしするということです。So, ito yung number one. Tayo, bilang maging instrumento, yung unang-unang task na iniatang sa atin is maihayag natin yung liwanag. Yun po yung ebanghelyo. Sinasabi natin mabuting balita sa mga tao ng ating makakahalubilo. Minasan, makakalimas ka,私たちがどれほど良いニュースをね、持っているか。ね、それはクリスチャンだけ持っているもの。Alam niyo kung gaano kadakilang news o yung good news meron tayo. Tayo lang po ang meron noon bilang Kristiyan. じゃあ2番目、開拓、神の国の開拓者の働きの2番目。So, number two, ito yung task of the pioneer. それは道路工事の働きです。Number two is yung road construction. ね、私ね、大学生の時に道路工事のアルバイトしたことあるんですよ。So, nung sa college pa si Pastor Shin, nag-part-time siya sa construction. ね、道路工事の仕事でね、一番時間がかかって大変なのは、ね、その道路を掘り起こして、道路を真っ平らに、本当に平らにすることです。Sa road construction, ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho doon, kapag ka ito ay bako-bako,yung tanggalin mo yung bako-bako, ipantay yung daan, yun yung pinakamahirap na trabaho. 私たちの仕事はね、道路にね、アスファルトを敷く仕事ではなくて、ね、こういうね、分厚い石を一個ずつね、川のところの横のね、道にね、一個ずつ石を並べてく、並べて道路を作る仕事です。So, yung trabaho nila, Pastor Shino, hindi po yung asfalto, kundi itong bato, ay ilalagay nila isa-isa yon, papatagi nila yon sa tabing ilog.それしたらどういうふうにするかというとですね、このぐらい大きいハンマーで、ね、自分のはめる場所を一生懸命叩くんですね。地面を叩く。So, ibig sabihin, para maipantay mo yung malaking bato na ibabaon mo doon sa lupa, kailangan meron kang hammer para paluin mo muna yung lupa o di kaya yung mismong paglalagay mo ng bato para ito yung pumantay. そして石や岩があったらそれを取り除いて平らにして叩きます。Of course, habang pinapalo mo, kung may bato ka man tatamakail, tanggalin mo muna yung batong yon para ito yung pumantay at saka mo ilalagay yung lupa. そして石をはめてみて、それがね、他のね、石とね、本当に平らになってるかどうか、ね、それを合わせながらまた外して叩いて。
また外して叩いて、それは bago mo ilagay yung bago na dapat ilalagay doon, so titignan mo kung ito ay pantay. Pag hindi ito pantay, tatanggalin mo ulit yung bato, papaluin mo ulit yun hanggang sa ito ay pumantay. それを一個ずつね、何千枚とね、はめていくんですよ。So isa-isa po yun, titignan natin thousands of pieces ng bato, kailangan isa-isahin mo yung mailagay. ものすごい大変で、一個ずつね、そうやってね、はめていってね、もう本当に疲れます。So it's very difficult construction. Talagang tunay nga po nakakapagod. Yeah, 昔のローマの時代のね、あの道路工事っていうのはね、そういう道路工事、一個ずつね、石をね、はめていく道路ですよね。So during the Roman Empire, Roman time, ganun din po pag sila naglagay ng road o daanan, isa-isa yun, pinapantay nila sa pamamagitan ng paglalagay ng bato. Roma のね、将校たちは一つの義務がありました。将校というのは偉い兵隊さんね。So yung mga itinerary, yung mga leader ng kanilang mga sundalo noon ay meron laging task na ibinibigay sa kanila. 王様がやってくるときに、彼らはね、王様より先に行ってね、綺麗な道路工事をして王様を迎えるのが彼らの仕事でした。So yung mga leader ng military noong time na yon, pag dumating ang emperor, yung king, ang pinaka-task nila is kailangan manguna sila doon, ipantay muna nila ang daan para pagdaan ng hari, pantay yung dadaanan. たくさんの人たちを、ね、市民たちを、ね、導入して、彼らを雇って、そして一つもね、あの凸凹がないように、王様の馬車がね、揺れないように、つまずかないように、ね、もうきれいに真っ平らな道路を、ね、引くのが彼らの仕事だと。ginagawa ng mga military leaders na yun is mag-hire sila ng mga tao na kung saan gagawa ng construction na yung daan, kung meron mang bako-bako, kailangan ito maipantay para yung cart na kung saan dadaan ng hari ay hindi po ito matisod, hindi man ito matalbog, kundi pantay na ito'y dadaan sa kalsada. Baptisma ng Yohane no shigoto wa desu ne, Yesu sama ga kuru mae ni kirei na douro, massugu de taira na douro o tsukuru no ga kare no nimmu no hitotsu. So ito yung task na binigay din, isang task na binigay kay John the Baptist na kung saan bago dumating ang Panginoong Yesus, siya ay nanguna upang ipantay ang daan, gawin itong diretso bahag pa dumain ang ating Panginoon. Diyan, kung seso ka siya mo, minasan, uki na po yun, ne? Okay, so, sabay-sabay natin basahin ito ng malakas na boses. One, two, three. その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べて、悔い改めなさい、天の御国が近づいたため。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である、ね。彼の仕事っていうのはですね、もうイエス様が来る前に、悔い改めなさい、悔い改めをさせることが彼の仕事でした。So yung trabaho ni John the Baptist, binigay sa kanya bago dumating ang Panginoon, is para isigaw yung repentance. Lahat kayo ay dapat magsisi or repent. Ne? Nase kui aratame ga ne, taisetsu nan deshou ka? Bakit mahalaga yung repentance? Kui tsumi o kui aratamete, kamisama no hou ni muita hito dake ga kamisama ni deau koto ga dekiru ka? Bakit? Kasi kinakailangan ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagsisising tunay sa ating puso dahil yung mga tao na nagkaroon ng repentance, sila lang po ang pwede o yung worthy na humarap sa Panginoon. Yohane のメッセージはですね、人々の心の中に隠れている石とか岩とか、そのような罪の塊を取り除くことでした。So the work or the task of John the Baptist is to remove yung mga stone, yung mga hindrance, lahat ng kasalanan na nakatago sa ating puso. Lahat yun ay kanyang inuukay at aalisin bago dumating ang Panginoon. そして心の傷とか心の穴とかをね、埋めて平らにすることです。So ang trabaho pa niyang isa is upang ayusin yung sugat sa ating puso, kung ano man meron pa tayong bako-bako sa ating puso, lahat yun ay kanyang papantayin. そして人間の人生っていうのはですね、罪や失敗で複雑になっていきます。しかしその曲がりくねった複雑な人生をまっすぐに神様の方に向けるのが彼の仕事でした。dahil ang buhay ng tao, dahil sa kasalanan, nagiging complicated. Ano pa kung ano-ano pa mga bagay na encounter natin sa kasalanan, nagbabago ang takbo ng ating buhay. So, para ito ay maging pantay, siya ang kanyang trabaho ngayon, igagawin niya itong patag at diretso. これが、ね、私たちの仕事でもあります。So, this is also our task or our job. イエス様はですね、まっすぐな道を通ってこられます。dahil ang ating Panginoong Yesus ay dadaan sa isang tuwid na daanan lamang. そのために私たちはイエス様より先に行ってですね、人々の心を理解し、人々の心を受け入れ、そして癒し、解放して、そしてまっすぐに神様に向かうように心を整えることが私たちの仕事です。So this is the reason why we need to go ahead. It's our task
na ihanda yung mga tao na nasa ating unahan. Kung ano man ang kanilang kakulangan, ito'y ating dagdagan. Sila'y maging handa bago man dumating ang Panginoon sa kanilang puso o sa kanilang buhay. The real revival is yung repentance. Yun yung napakahalaga para magkaroon ng tunay na revival. The true repentance is not to judge yung tao, no? Kundi ang tao ito ay dapat nating baguhin, turuan upang sila magbago at magkaroon ng panibagong sa buhay bago nila tanggapin ang ating Panginoong Jesus. So the task or the calling of us as a Christian is to go ahead muna tayo to prepare the heart of those people na makaharap natin sa unahan. May handa natin sila bago pa nila makausap, makaharap ang ating Panginoong Jesus. じゃあ、神の国のパイオニアの最後の仕事。So the final job, the last job, the third job of a pioneering. それは荒野の声として生きるということです。So tayo'y mamuhay as the voice bilang tinig sa ilang. じゃあ、マタイの3章の3節を読みましょう。So basahin po natin dito sa Matthew. 一緒に読みましょう。1, 2, 3.この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声が主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である、ね、バプテスマのヨハネの別名、ね、他の名前は、ね、荒野の声という名前です。yung ibang pangalan ni John the Baptist sinatawag po siya na the voice calling in the desert tinatawag sa kanya、ね、皆さんもしね皆さんが教会でね一番のねあの偉い牧師、ね、リーダーで宣教師を、ね、ある国に使わせるとしたらどこに使わすでしょうか。So, kung halimbawa ikaw ay isang sabi natin dakilang leader ng simbahan tapos ikaw ay ipapadala dun sa isang lugar, saan mo ba gusto ikaw ay ipadala kagad? なるべくね人の多い都会に使わしたり、ね、若者の多い大学のキャンパスに使わしたりしますよね。So, of course, kung ikaw papipiliin, gusto mo yung maraming tao. O di kaya doon sa mga campus o sa eskwela na kung saan maraming mga estudyante. Ne, もしある国の大統領がですね、新しい、ね、植民地を、ね、獲得しようとしたらですね、やっぱりその国の、ね、一番都会とか、ね、もうそういう都市とか、国会とか、影響力のある場所に送ると思います。Or kung ikaw man ay mapapwesto sa gobyerno, of course, pipiliin mo yung lugar na nasa syudad, yung lugar na nasa sentro, na kung saan nandun nakasentro yung mga tao. However, the mind of God is far different with our mind. So, ikakaiba ang kanyang opsyon, pagpili. 人々にイエス・キリストを、ね、明かしするためにですね、ね、神様は人のいるエルサレムとか神殿にヨハネを使わしたんではなくて、誰もいない荒野に使わしたんですよ。So, ang ginawa niya doon kay John the Baptist, hindi niya pinadala sa templo, hindi niya rin pinadala sa Jerusalem, but pinadala niya rin sa ilang, sa disyerto, na kung saan ay walang tao. ね、皆さん、リバイバル集会するときにね、大きなクルセードするときに、やっぱりね、スタジアムとかね、もう大きな映画館とかね、そういうところでやると思いますけどね。So, of course, kung tayo, kung naghanga tayo ng isang revival,pipiliin natin na yung lugar na maraming tao sa isang stadium na kung saan pwede nating papuntahin yung mga tao. Yun ang pipiliin natin. 誰も来れないような砂漠でやるアホはいません。So, walang tao na mag-iisip na gusto niya revival pero pupunta siya ron sa desierto. だけどこのヨハネはですね、荒野に使わされて荒野で叫んでたんですね。But for this John the Baptist, siya ay pinadala dun sa desierto at dun siya nagsisisigaw. なぜ荒野に使わせたんでしょう。Bakit siya pinadala dun sa desierto? これにはですね、シンボリックなね、象徴的な意味があります。So this is a symbol, ibig sabihin ni, may simbolo ito kung bakit siya pinadala dun sa lugar na yon. なぜ、それはですね、荒野というのはですね、命のない世界を表しています。Dahil yung desert nagsisimbolize ng ibig sabihin ni walang buhay, lugar na walang buhay. イエス・キリストが来る前の世界というのは命のない世界です。Dahil yung mundo na bago pa man dumating ang Panginoon, yung mundo na walang Panginoon, ito po yung patay na mundo. ね、たとえ、ね、今の世界で都会に人が溢れているとしても、ね、都会の人たちも心の中はまるで砂漠のようです。
So for example, sabi man natin, ito'y nasa isang syudad. Ngunit ang mga taong na hindi pa nakilala ng Panginoon para itong mga disyerto dahil yung kanilang puso ay hindi pa nakilala sa Panginoon. Minasan, Nihon ni ito, Tokyo ni ito, mito kasi. So tingnan ninyo, pagpupunta kayo sa Tokyo, Japan. Hito ka taksan ito mo ですね. Napakaraming mga tao. Ne, kao na lang ka, sindemasu. Pero kung titignan mo ang kanilang mga mukha, they are dying. Ne, mo, densa ni taksan hito ka notte ino, shi. Kasi mina tsukarete so titignan mo maraming mga tao nakaupo sa train na makakasabay pero lahat sila makikita mo parang na silang namamatay to kayo ne no ne kokoro no sabaku desu dahil kung titignan mo yung city is just a desert sabihin na natin ito yung ilang din minna ne kokoro ga ne mitasarete nai desu bakit kasi hindi po puno ibig sabihin kulang ang laman ng kanilang puso tokai ni sunderu nan ne sunderu nan kodoku nan desu. So lahat karamihan na natitira, nakatira doon sa lugar o sa siyudad na yun, ito yung sinasabi natin nag-iisa sa buhay. Taksan kizutsuite ne, soko ni wa mo ibara to azami to iwa shika na. Ito yung mga tao na kung saan is mga nasugatan, nagkaroon ng iba't ibang karamihan at pag gusto nila mapag-isa sa kanilang buhay para matakasan ang buhay. So shite donna ni ai ga hoshikute mo ai ga karete iru jontai desu. Ang kanilang mga puso kahit gusto man nila magkaroon sila o may magmahalin sila pero hindi nila naranasan yung pag-ibig dahil ito'y tunay nga pong namamatay sa kanilang puso. Sono yona hito tachi ni taishite ne Yohane wa tsukamasarete arano no naka de sakendan. So ang Panginoon ginamit po si John the Baptist para ipadala dun sa lugar na yon para magkaroon ng buhay, para magbigyan ng buhay ang mga tao ito. 神様の国に入る、ね、人たちにはある条件がある。So there's a condition for a person to come or to go into the heaven. 皆さんぜひ覚えてください。どのような人たちが神の国に入るんでしょうか。So sa palagay niyo, ano ba ang isang condition para isang tao makapasok sa karya ng Diyos? もしくはどのような人たちが神様を信じて救われるんでしょうか。Anong klaseng tao ang dapat na sila'y maniwala at maliligtas? それは学歴も収入もね、顔の良さも関係ありません。So hindi po ito, walang pakialam dito ang sitwasyon mo sa buhay, kung ano man ang karanasan mo, wala po itong pakialam doon. Tadashi hito ka, mali hito ka, mukhang kinin. Wala rin pong pakialam kung ikaw man ay righteous, o sabihin natin ikaw man ay makasalanan. Seisho de yutin na, tadashi hito. Ang sinasabi sa Bible ay isa lang po. Kokoro no mazushi hito tachi ga kami no kuni fusawashi de yutin. So the person who will go into the kingdom of heaven are the poor. In spirit. これから僕はシリーズでね、イエス様と出会った人々について話をしますけど。So from now on, ang magiging discussion pa natin, series na ito, is regarding sa mga tao na makakapasok sa karya ng Diyos. イエス様を信じた人たちは、すべて心が貧しかった人たち。Ang bawat isang tao na nakilala sa Panginoong Yesus, yun yung mga tao na kumbaga ay merong o iba'y kahirapan sa kanilang puso. 何か満足できなくて心が傷ついていて心に穴があってそして本当に愛に飢え渇いている人たちでそしてイエス様と出会った時に私は本当に貧しいあなたの愛をくださいと言った人たちが神の国に入っていきます。 Poor in spirit na sinasabi, ito yung mga tao na may mga sugat sa puso, ito yung mga tao na hindi nagkakaroon ng kapuluan, ito yung mga tao na may iba't ibang karanasan, usuliran, ano pat sila hindi nasasatisfy. O ito yung mga taong merong katuyuan sa kanilang puso. Ano pa yung mga taong ito ang siya naghahanap ng kanilang ng tao na kanil na pupuno sa kanilang puso. Ito yung Panginoong Jesus lang ang makakapuno sa kanila. Shikashi watashi wa tsuyoi. Watashi wa nan demo dekiru. Watashi wa nan no chikara mo tasuke mo hichiyou nai. Watashi wa zenbu michitariteru という人たちは神様をいらないと言って神の国に入っていきます。So on the other hand, yung mga tao na merong nagsasabi malakas, puno, sagana, wala silang suliran sa buhay, ito yung mga tao na hindi makakilala sa Panginoon at hindi sila makakapasok sa karya ng Diyos. Baptisma no Yohane wa kono arano no naka ni sunde iru hito tachi ni no naka ni tsukawasarete kare wa kami no ai o sakendan desu ne. For John the Baptist, he was used or he was sent doon sa mundo, sabihin natin disyerto, na kung saan yung mga taong yon ay natutuyo, yung mga taong yon na naghahanap at hindi nakakilala sa Diyos. Kare no message ako ulit. Ang message ni John the Baptist ay ito. Watashi wa kono ne, nan ni mo nai arano no naka de, arata gata ni, mizu ni yotte baptisma wo sasuketeru keredomo,
私の後に来る人たちはあなた方に愛によってバプテスマを与える人だって言ったんですね。ito'y sinasabi ni John the Baptist sa kanyang mga disipulo, lahat kayo ay aking binabautismuhan dito sa ilog, dito sa ilang. Pero meron pa isang darating na dakila. Ang tao ito magbibigay sa inyo ng Espiritu Santo at kapunuan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. 私は今ね、シンボルとして水にあなた方を入れてるけれども、イエス様が来たらあなた方を愛の中にどっぷりとね、つかましてくださる。それがイエス様、あの私の後から来る人なんだ。これが彼のメッセージでした。So, yung kanyang message is, ako, ilulubog ko kayo sa lusa tubig bilang simbolo lamang. Ngunit, ang darating sa akin, pagkatapos ko, siya ang magbibigay sa inyo ng katuparan ng lahat ng inyong mga kinakailangan na siya ang pupuno at kukumpleto ng kinakailangan ninyo sa buhay. 神様は私たちにも、ね、荒野の声として、ね、荒野の声として生きることを私たちに求めています。So tayo din po, yun din po ating dapat na ihangal o hangarin sa ating buhay na tayo ipadala din ng ating Panginoon sa isang ilang na kung saan tayo gagamitin niya. 心の貧しい人たちの中にあって、私も以前は昔荒野の中に住んでいて本当に乾いていました、苦しんでいました、傷ついていました。しかしイエス様と出会って私では愛に満たされ、今本当に満ち足りてるんです。このように叫ぶように神様は求めている。 So ito rin yung ito'y hinahanap ng ating Panginoong Diyos, yung mga tao na kung saan nanggaling din po sa ilang na nakaranas ng pagkukulang, may sugat sa kanilang puso, nakaranas ng kahirapan sa buhay. Ito yung mga tao na kung saan nais nila na sila mismo ay gamitin upang sila ay maging tinig o sisigaw sa ilang para magkaroon ng kaligtasan dun sa mga taong nadidimlang. Christian, Yes 様と出会ってどれほどイエス様の愛が素晴らしいか、そのことをみんな経験して、そして明かしすることができます。Dahil tayo yung mga Kristiyano na kung saan tayo noon ay nasa ilang, ngunit nung makilala natin ating Panginoon, naranasan natin kung paano tayo mapuno sa ating puso sa pamamagitan ng kanyang presensya sa ating buhay. Kaya tayo rin mismo ang makakapagpapatutuo dun sa mga tao rin na nangailangan. 今の現代の人たちはですね、真理を話そうとしても誰も真理に興味ありません。So sa mundo natin ngayon, kahit meron mang tao na magsabi ng katotohanan, wala pong tao makikinig dahil hindi nila alam kung ano ang katotohanan. 真理を求めて教会に来ましたっていう人ほとんどいないんです。Wala pong mga tao na pumupunta rito sa church para hangarin yung katotohanan. じゃあ今の人たちは何を求めてるんでしょう。So ngayon ba, ano ba yung mga hinahangad ng mga tao na pumupunta sa simbahan? 全ての人たちが求めてるのは心の解放です。Ang hinahangad karamihan o halos lahat ng hinahangad ng tao kung pupunta sa simbahan ay yung release. Ibig sabihin yung kalayaan ng kanilang puso. 人間関係に対して、夫婦関係に対して、友達関係に対して、ね、持っている問題の解決です。So ito yung kasagutan o yung solusyon, for example sa problema sa mag-asawa, problema sa iba't ibang suliranin na kinakaharap sa buhay. Gusto nila magkaroon ng kalayaan. 自分の心の中にある悩みとか苦しみに対する答えです。 Yung worry o yung mga karamdaman sa ating puso, kahirapan, yung kasagutan noon, yun ang hinahangad ng mga tao kaya sila pupunta ng simbahan. そしてほとんど全ての人たちが自分自身がどうなったら変わるのか、この人生がどうなったら良くなるのか、もしその答えがあるんだったらそれが欲しいと願っています。So karamihan ng mga tao, hinahangad nila na kung ako may problema, sana ay masolusyonan. Kung ito man ang sitwasyon, sana ay magkaroon ng pagbabago. Karamihan ng tao yun ang kanilang hinahangad kung bakit sila pumupunta ng simbahan. So して Christian だけがイエス様と出会ったら全て変わるということを知ってるんですね。But yung tunay na nakakaalam ng kasagutan ay tayo lang po mga Kristiyano. Dahil tayo lang nakakaranas kung anong solusyon sa hinahanap ng mga tao ito. 神様はこの私たちが荒野の中で叫ぶ声、神様の愛を伝える声として生きてほしいと願っています。So ito yung hinahangad ng ating dakilang Diyos para sa atin, na tayo magiging isang boses sa ilang ng mundong ito, na kung saan isisigaw natin ang kanyang pangalan dun sa mga taong nadidinggan. じゃあ最後にですね、本物のパイオニアとはどういう人でしょうか。 So finally, so sino ba yung tunay na pioneer? Sinasabing who is the real pioneer? どういう人がね、神の国のパイオニアとしてふさわしい人でしょう。 So
sino ba yung mga tao na worthy o karapat-dapat para maging pioneering ng karya ng Diyos? Yohane から、Yohane の彼の人格からそれを学ぶことができます。So, ito yung mapag-aaralan natin sa karakter, yung pinakita, karanasan ng buhay ni John the Baptist. 3章の26節。So, basahin natin dito sa John chapter 3, verse 26. Yohane にはね、弟子たちがいました。So, si John, meron din po siyang mga disciples. ね、アンデレとか、ね、福音書を書いたヨハネとかは、ね、最初はバプテスマのヨハネの弟子だった。So, karamihan ng mga naging disciples ng Panginoon ay mga dating disipulo po yun ni John the Baptist. そして、イエス様が現れて、イエス様も洗礼をね、違う場所でするようになったんです。So, ganun din po nung dumating ang Panginoong Jesus, siya rin mismo ay nagbaptisma sa mga tao na sa mga tao sa kanya ito manggap. するとバプテスマのヨハネの弟子たちはですね、イエス様にジェラシーを感じてね、こう言ったんですね。So, ito habang naramdaman yung jealousy ng mga disciples ni John the Baptist against sa mga disciples ni Jesus, ito yung kanilang sinabi. 先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方、イエス様がバプテスマを授けておられます。そしてみんなイエス様の方に行ってしまいました。ね、弟子たちはジェラシー感じてこう言ったんです。So, makikita natin dito sa talatang sabi nung lumapit ang mga disipulo kay John. Sabi nito, Rabbi, yung tao na nasa kabilang Jordan, nagbabautismo din po, ginagaya rin kayo. Makikita natin kung paano sila naging jealous dun sa ginagawa din ng Panginoong Jesus. So, baptismo ng Yohane, do you think? So, anong sinagot ni John the Baptist dun sa kanyang mga disipulo? O, may tachi na kayo, ulangin yun na yun! To, yun tong yun. So, hindi niya sinabi, no? Huwag kayong aalis, ha? Huwag niyo mong tatraido rin. Hindi po niya sinabi yun. Ne, makuyasi! Tinaita mo kayo siya na yun. So, hindi siya umiyak na hindi siya, ibig sabihin, parang nagsiselos din. Hindi po. Ne, kareho, kuhin mo siya. Ito yung sinabi ni John. Yohane no 3 章の30節。So, makikita natin sa John chapter 3, verse 30. あの方は盛んになり、私は整えなければなりません。Abilito, he must become greater, I must become less. これが神の国のパイオニアの姿です。So, ito yung struktura ng isang pioneer ng kaharian ng Diyos. これがイエス様のために道を備える人の姿です。So, ito yung struktura ng isang tao o Kristiyano na magkahanda ng daan na kung saan ay dadaanan ng Panginoong Jesus. 皆さん、照明というのはですね、夜の間、電気を照らし、人々に照らします。Yung liwanag ay nag-i-exist ito sa kadiliman para liwanagan yung mga tao na nasa paligid. しかし、朝が来て、本物の太陽が昇ったら、喜んで照明の光を照らす。However, yung ilaw na yan, kapag dumating ang araw,since araw na at ang tunay na liwanag ay nagliliwanag na sa paligid, hindi na po natin kinakailangan yung bumbilya o yung liwanag sa ating bahay. 太陽が昇って明るいのに、ね、意地でもライトをつけるって言ってね、電気をつけてる人いない。Walang tao na araw na at meron ng liwanag sa araw na pipilit pa rin niyang palakasin yung kanyang elektrisidad para lang matakpan yung liwanag. Wala pong taong nag-iisip ng ganon. Yohane はですね、ね、イエス様が来る前はね、彼は夜の光として輝いたんですけれども、本当の光がやってきたときに喜んで自分の光を消して、ね、本物の光、イエス様の光を人々に与えた。So, si John, alam niya yung task niya sa kanyang buhay bilang isang pagmimisyon na habang wala pa ang Panginoon, siya ang liwanag na ibibigay ng kadiliman. Nung dumating ang tunay na liwanag na siyang Panginoong Jesus, hidayaan na niya yun ay magliwanag at siya mismo ay aalis na para ihayaan na yung liwanag ang siyang magliwanag sa buong buhay na kanyang ginagalawan. 神の国を築くためのパイオニアという人はですね、イエス様の先に行って人々の心を整え、人々がイエス様の方を向いたら喜んでイエス様に道を譲る人です。Yung tunay na pioneer na siyang magbibuild up ng kaharian ng Diyos ay yung mga tao na merong puso mapagpakumbaba anupat siya lagi ang nangunguna, siya ang gagawa para ihanda yung lugar na kung saan dadaanan ng ating Panginoong Jesus. 神の国のためには自分の願いとか自分の夢とか自分のビジョンとかそれらを全て喜んで神様に譲って神の御心が一番になるように譲れる人、それが神の国のパイオニアの人です。Yung pioneer na tao na sabihin na natin siya nagbibuild nung kaharian ng Panginoon. Ito yung mga tao na lahat ng kanyang mga hangarin sa buhay, lahat ng kanyang mga pangarap sa buhay, lahat ng ito ay kanyang isasalin sa Panginoong Jesus kapag ang Panginoong Jesus na ang dumating at siyang mangingibabaw sa kanyang buhay.
その人が作った道を通ってイエス・キリストは人々のところにやってきます。Dahil ito mga taong ito na kung saan kagaya natin dinadaan natin ang lugar na kung saan ang Panginoong Yesus ay ating dadali sa mga tao at ang mga tao iyon ang siya makakilala. もう一度今年の私たちの、ね、PJC のビジョン、ね、の聖書箇所を読みましょう。新明記の11章24節。Yung ating challenge for this year. じゃあ一緒に読みましょう。So, sabay-sabay po natin basahin ito. 1, 2, 3. あなた方が足の裏を踏むところはことごとくあなた方のものとなる、ね、これはですね私たちにも与えられていますけれども、しかしイエス様が踏むところにイエス様がやってくるんですね。 So, itong pangapong ito ay binigay sa atin. Ngunit ang lugar nating aapakan kung saan man tayo pupunta, ang Panginoong Hesus ay naroon din at siya rin ay pupunta. 私たちこそ喜んでイエス様が踏む、ね、道路となって、私たち自身がイエス様の道路となって生きていくとき、イエス様は私たちを通して人々のところにやってきます。Dahil ang Panginoon ay tunay nga pong magagala na tayo gawin niyang daan na sa pamamagitan natin siya ay aapak yung mga lugar na ating dadaan na ating papatagin para siya mismo ay makalakad na matuwid at marating yung ating pupunta, yung pupuntahan para sa atin. 主に人生を捧げた人を通してイエス様は働かれる。Ibig sabihin, ang ating Panginoong Yesus ay gumagawa dun sa mga tao o sa mananampalataya na mayroong sacrificial heart, na kung saan ang sakripisyong ito ay ating inialay sa ating Panginoong Yesus. 喜んでイエス様にこの人生を捧げて、イエス様が御心をなすように、私たちを用いてくれるように、そのように生きていきたいと思います。To offer our life and let's see. どうぞお立ちください。With a life na kung saan may kagalakan para ihandog natin ito sa ating Panginoon. じゃあ、God bless you を一緒に歌いたいと思います。この曲はですね、神様、ね、あなたが他の人々を祝福してくださいという、他の人々の祝福を祈る歌です。ang awiting ito ay isang pagpapala na kung saan inibigay natin yung pagpapala ng Diyos doon sa isang tao na ating nakakahalubilo. 自分のためにではなくて、あなたが祝福されますように、ね、神様があなたと共にいますようにと歌う歌です。Ito ay isang awit na kung saan ang pagpapala ay ating binabanggit hindi para sa atin kundi para sa ating kasama o sa ating kapwa. いつも喜んでそのように他の人たちの祝福を祈るものになっていきたいと思います。So nawa gawin natin ito na ito'y para maging isang panalangin natin, maging kaugalian na kung saan tayo may makakarap na tao, lagi natin banggitin ang pagpapala para sa kanila. じゃあここにいる人々のために、またここにいない人で私たちが本当に、ね、愛し祈っている人たちのために歌っていきたいと思います。So, awitin natin ito bilang pagpapala sa mga kasama natin narito at sa mga kasama rin natin na wala dito. Naisin ko na siya. God bless you, Kaminong Imenubi ka, Yutaka ni Anata no Buwedi.注がれますように、あなたの心と体と、すべての営みが守られ支え。So
私は祈ります。God be with you, God be with you, God be with you, God be with you. God bless you. God bless you. God bless you.お父様、あなたの愛とあなたの選びを感謝いたします。Minamahal namin Diyos sa langit, tunay nga po kami nagpapasalamat sa inyong pagpili, sa inyong pag-ibig na ibinigay sa amin. 私たちは以前荒野の中に住み、本当に心の貧しい飢え渇いたものでした。Tunay nga po kami before, kami namumuhay sa ilang na kung saan ang aming puso ay uhaw at laging kulang. しかしあなたはそのような荒野の中、暗闇の中に光としてやってきてくださいました。Ngunit ikaw ay dumating sa kadiliman ng aming buhay bilang ikaw ang tagapuno, bilang aming Diyos na siyang pumuno sa aming buhay. そして乾いた心を本当にあなたの愛で満たしてくださいました。At tunay nga o Diyos na sa inyong pag-ibig ang aming puso na dati ay uhaw at kulang ay inyong pinuno.この光について、私たちに与えられている愛について、私たちは証しをして生きていきたいです。Then kami o Diyos, tunay nga po na mamumuhay bilang isang testimony na kung saan paano niyo kami pinunuan, paano niyo kami pinuno ng pag-ibig at niliwanagan. このグッドニュース、福音を私たちに語らせてください。Tulungan niyo kami o Diyos na nawa may bahagi din namin yung good news na ito, yung ibanghelyo sa mga taong di pa nakilala sa inyo.イエス様が人々のところに来られるためにパイオニアとして私たちが働くことができます。Tulungan niyo rin kami na kami tunay magampanan namin bilang ang aming tukulin bilang inyong taga nang namumuna bago pa man dumating sa mga lugar na kung saan na inyong pupuntahan. Ay suri Yes Kristo mina niyo te sukupisti na rimas. Samot na lang ng Diyos kasama ng hindi at pagpapala sa pangalan na Jesus. Amen. Amen. Amen.じゃあどうぞ皆さん隣の人に God bless you って祝福して挨拶しましょう。